Welcome to Donmar TV News Channel. Iginiit ng Commission on Elections na hindi lamang ang komisyon ang may responsibilidad na tiyaking hindi magiging super spreader events ang mga political rallies, kundi maging ang lahat ng mamamayan. Ayon kay Director James Jimenez, spokesperson ng COMELEC, dapat ring siguruhin ng mga kandidato sa eleksyon na ligtas sa hawaan ng COVID-19 ang kanilang mga taga-suporta. Ang pananatili ng kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pandemya at kampanya, ay nasa sa lahat sa atin. No? Hindi lang sa COMELEC, kundi pati sa mismo mga campaigns. Kung mapapansin ninyo, yung mga campaign mismo, there are some campaigns, no, that have been very good about it. No? Sinasabi nila sa mga supporters nila, hindi muna tayo mga kampanya. O kaya, huwag muna kayo sumama sa mga rally namin. Puro virtual muna tayo. At yan po ang tamang approach. Mali po yung sasabihin na COMELEC is the COVID czar. Samantala, sa harap ng pagkalat ng fake advisory hinggil sa tamang pag-shade sa balota, nagpaalala ang poll body na ang iniitiman sa balota kapag boboto ay yung oblong bago ang pangalan ng kandidato. Kunari, ang kandidato may Juan de la Cruz. May oval, tapos Juan de la Cruz. Ang isi-shade natin yung oval sa simula ng pangalan, hindi yung sa dulo. Kasi yung sa dulo, ibang kandidato na yun eh. Sa ngayon ay wala pang batas na nagre-regulate sa paggamit ng social media sa politika tulad ng pagpapalabas ng mga fake news. 2013 pa anya ay nanawagan na sila sa Kongreso na magpasa ng batas para malabanan ito. Sa issue ng political ads sa social media, sinabi ng COMELEC na nakikipag-ugnayan sila sa social media platforms para makita ang political ads ng mga kandidato. When we say monitoring, kailangan ko lang linawin, hindi po ito para tayong nanonood ng metro sa taxi na pumapatak yung singil. Hindi po ganun. Talagang sa dulo po tayo magsisingilan. Juliet Carangian para sa Bayan. Hindi po kagaya ng noong isang araw sa proclamation rally sa Philippine Arena, ako po ay ipinakilala ni Tony Gonzaga bilang kasama ng Unity. Bakit naman po kinakailangang aglahin ni Tony Gonzaga? Dahil ako'y kasama naman po ako talaga ng Unity. Ito po yung sinasabi namin. Napakababaw naman po na panggalingan ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ba ako'y ipinakilala ni Tony Gonzaga na dating naglingkod sa ABS-CBN, ganun na po ba yun? Yes. Yun po ba ang kailangan natin? Hindi po. Kailangan natin ang pag-uunawaan, ang pagmamalasakit sa bawat isa. Ito lamang po ang paraan para maibangon natin ang ating bansa. Ako pang Sara, lang sabibihin na talaga ako. Isinara ko po ba ang ABS-CBN? Hindi po. Ang dami po nilang pagkakasala. Ang kanilang prangkisa ay free to air. Ano bang ibig sabihin nun? Ang palabas sa kanilang mga programa ay libreng mapanonood ng ating mga kababayan. Walang black boxes na mabayaran. Ito po yung hindi nila ginalan. Natanggal daw po yung libo-libong mga empleyado. Paano naman po yung milyon-milyong Pilipino na pinagbayad nila ng black box? Mali po yun. Ipipaglalaban natin. Ang prangkisa po nila ay one channel. Ano po ang ginawa ng ABS-CBN? 11 channel po ang ginamit nila. Siniwalat na. Nawala daw po ng trabaho yung 11,000. Kanilang mga kawani. Tama po yun. Kami rin po yung nalulungkot. Walang iniwan po sa isang chuper na nagpilit na mamasada. Mali pala yung linya ng kanyang prangkisa. Sinita siya ng pulis. Naabala yung mga pasayero. Sino po bang may kasalanan? Sino po ang dapat sisihin? Yung pulis o yung chuper? Kami po yung sumita. Kasi po kailangan dahil may pagkakamali. Meron naman pong ibang grupo. Ayaw pong makipag-debate ni BBM. Ayaw po niyang pumunta sa mga interview. Ano po sabi nila? Ay, si ganito, ganito, ganito.
Pero yung tagapagsalita, puro kayo unity. Bakit po? Minamaliit po ba ang pagkakaisa ng isang bansa? Dito po nagmumula ang mag-uunawaan. Dito po magmumula ang pagdadamayan. Bakit mumamaliitin ang pagkakaisa ng isang bansa? Ang bansang Singapore, napakaliit po. Kasing laki lang ng Metro Manila. Ngunit dahil sa kanilang pagkakaisa, nasaan sila ngayon? Sila ang pinaka-develop na bansa dito sa Asia. Kahit ganun lang sila kaliit. Nagahamon pa sila ng debate. Akala mo naman kung ang kagaling nila sa debate, Chairman. Akala mo naman kung kaya nilang ipanalo lahat ang mag-usapin sa bansang ito. Ang dami po natin dapat gawin. Ano po ang sinasabi ng batas? Ang kuryente po ay dapat nating ibigay sa ating mga kababayan sa abot kayang halaga. Sino po bang makapagsasabi sa inyo na ang kuryente ay abot kaya natin? Taas po ang kamay. Kailangan po natin ibaba sapagkat ito ang layunin ng batas. Bakit po sumatsat ang ating public education? Merong kababayan, pati po yung mga self-learning modules, hindi po ginawa ng Department of Education. Ang mga teachers po ang pinaggawa nila ng modules. Bumili ng modules, bumili ng computers at lahat, hindi na ibigay sa mga estudyante natin. Ito po ay recorded ng Commission on Audit. Napakalawak po ng ating taniman ng pagkain ng Pilipino. Hanggang ngayon, mahirap po ang mga magsasaka. Bakit po? Eh, hindi naman po nagagamit yung National Food Authority. Dapat ito po ang bumibili ng palay. Sapagkat dito lamang makalalaban, magiging competitive ang ating magsasaka. Ang bumibili po mga traders, kawawa po ang magsasaka. Walang subsidy. Hindi po natutupad yung sinasabi ng mga batas na kailangan subsidize ang mga farmers natin para maging competitive sila. Napakalawak po ng ating karagatan. Milyong hektarya ng karagatan ang Pilipinas. Hindi naman po tayo Bhutan, hindi tayo Tibet, hindi tayo Nepal, hindi tayo Afghanistan na landlocked. Hindi po. Tayo po ay napaliligiran ng karagatan. Bakit tayo mag-iimporto ng isda? Ito po ay insulto sa katililuhan ng ating mga kababayan. Hindi po po pwede. Halos marami pong mga 20 o higit pa na bagyo ang dumadagsa sa ating talampasigan. Palaging ganun. Kailangan nating mapatatak ang estruktura ng ating mga komunidad, katulad po ng bansang Cuba. Alam po ba niyo ang bansang Cuba kasing laki lamang ng Pilipinas? Ngunit dahil sa kanilang paghahanda, kahit anong bagyo, hindi lang bagyo ang dumaraan sa kanila. Ang tawag pa nga po ay hurricane. Walang namamatay na isang mamamayan nila kahit anong bagyo o hurricane ang dumating sa kanila. Bakit po? Sapagat napaghandaan nila ang mga unos ng buhay na dumadarating sa kanila. Ngunit, gagaya po ng sinabi ng aking mga kasama, na gusto kong pagtulong-tulungan din natin, hindi lamang naman po ang Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos, o pangalawang Pangulo, Sara Duterte, at ang mga kasama niyang senador na ngayon ay nandito. Kailangan po tumulong din kayo. Paano niyo kami tutulungan? Nakikiusap po kami. Ang bawat isa sa amin nandito ngayon, ng mga senador, kilala naman po ninyo silang lahat. Itawid po ninyo kami sa Senado. Kaming lahat ay magtutulong-tulong para sa inyo. Para ang layunin ng pagkakaisa ay ating magawa. Tama. Number ko po sa balota, mga kababayan, ay 43.
Mahal ko po kayong lahat. Ang pangalan ko po ay Rodante Marcoleta. Hindi sikat, ngunit maglilingkod ng tapat. Maraming salamat! Maraming salamat po, number 43, Ka Rodante Marcoleta.